Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At mga kapanalig, sa ating pagdiriwang ngayon, tayo din ay humingi ng tulong na panalangin sa ating mahal na Inang Maria, ang mahal na Birhen ng Fatima. Nanawa tayo po ay laging pakinggan ng Panginoon at tulungan sa lahat ng ating mga pagsubok na pinagdaraanan sa buhay. Kaya't dumulog tayo sa Panginoon ng awa, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Maria'ng mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Joel. Magluksa kayo at umangis, mga saserdoteng naghahandog ng haing susunugin sa dambana ng Panginoon. Pumasok kayo sa templo at manatili roong magdamag na nakasuot ng sako. Walang trigo o alak na iyahandog sa dambana ng inyong Diyos. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao upang sumamba. Tipunin ninyo ang matatanda at lahat ng taga-Huda. Pumasok kayo sa templo ng Panginoon na inyong Diyos at sumamo sa Kanya. Malapit ang araw ng Panginoon at magaganap ang pagkawasak ng likha ng Kanyang kamay. Kalagim-lagim ang araw na iyon. Hipan ninyo ang trompeta, ibigay ang hudyat sa Sion, sa banal na burol ng Diyos. Manginig ang lahat at nananahan sa Huda. Dumating na ang araw ng Panginoon. Ito'y makulimlim at malungkot na araw. Madilim ang buong paligid at lumitaw ang napakakapal na balang. Tulad ng paglaganap ng liwanag sa kabundukan, kung nagbubukang liwayway. Hindi pa nangyayari ang ganito ng mga nakaraang panahon at hindi na mangyayari pang muli. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tugon. Makatarungang paghatol ang igagawad ng puon. Makatarungang paghatol ang igagawad ng puon. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo, poon, aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon, naming kataas-taasan. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. Iyong hinatulan yung mga hintil at mga balakyot. Alaala nila sa balat ng lupay, pinawi mong lubos. Itong mga hintil na hulog sa hukay na ginawa nila, sa kanilang bitag na umang sa akin ang nahuli sila. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. Dapat kilalaning haring walang hanggang itong Panginoon. Kanyang itinatag yung kanyang trono upang doon humatol.
ang pamamahala niya sa daigdig pawang naaayon sa makatarungan niyang pagpapasya bilang isang hukom. Makatarungang hatol ang igagawad ng poon. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo nang gilala sa mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya nang kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa mga magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghihimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihan ito. Kung ako ay nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako ay nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin ito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan, ay sasabihin ito sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya lalabas siyang muli at magsasama ng pito pang espiritu masasama kaysa kanya. At papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At sa ating ebanghelyo ngayon, kung tutuusin, dapat ay wala ng katanungan pa sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo na isang matibay na katotohanan na kung kaya niyang magpalayas ng masasamang espiritu, kung kaya niya at natatakot sa kanya ang mga masasamang espiritu, ito'y malinaw na indikasyon na dapat na siya ang atin pong Panginoon na tagapagligtas, na siya ang ating pinananaligang anak ng Diyos na kung saan po ang kapangyarihan ay niya ay hindi na dapat pang pagdudahan. Pero, yun nga, sa ating ebanghelyo ngayon ay nakita nila ang kakayanan ng Panginoong Hesukristo pero hindi pa rin sila nanalig. Kaya nga ibig ko mag-focus doon sa una, doon sa mga taong ayaw manalig o magtiwala sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat kahit na anong gawin mong kabutihan, kahit na anong gawin mong kabanalan, kung ayaw nilang manalig, kung wala silang tiwala,
o pananalig, wala din talaga mangyayari pa sa kanila sapagkat naging matigas na ang kanilang puso. Pero on the part of Jesus Christ, wala siyang dapat patunayan. Alam natin yun. Wala siyang dapat patunayan at di niya kailangan i-please yung mga taong nasa paligid. Ang kailangan niyang gawin ay gampanan pa rin. Whether may sinasabi mabuti o hindi mabuti ang nasa paligid niya, gagawin pa rin niya kung ano ang kanyang kalooban. At ang kalooban din niya na kalooban ng Ama ay sa pagmamahal. Dahil sa pagmamahal sa atin ay handa niyang ialay ang kanyang buhay upang ganap niyang mapagtagumpayan ang anumang laban sa mga masasamang ito. Anyway, balik tayo doon sa attitude nga ng mga tao. Talagang may mga tao na kahit na Diyos pa ang nasa harapan mo, kung wala ka talagang pananalig, kahit na anong paliwanag, wala rin mangyayari. At iyon ang tanong din sa iyo, kung hindi lumalambot ang puso mo, kung hindi nagpapatawad ang puso mo, kung hindi umuunawa ang puso mo, ang tanong doon ay, talaga bang meron ka pang pagmamahal at pananalig sa Diyos? At ikalawa, pagmamahal sa iyong kapwa. Itong ang isang araw, may isang lalaki naglagay ng karatula. Nakalagay sa karatula, dito ang tindahan ng isda. In other words, magtitinda siya ng isda. So naglagay siya ng karatula, dito ang tindahan ng isda. Maya-maya may dumating at sabi sa kanya, bakit nakalagay pa yun dito? Natural, dyan talaga yung tindahan ng isda. Dapat di mo na nilagay yung salitan dito. Dapat tindahan ng isda. Ayun. Yun na nga, binura niya yung dito. Nakalagay sa karatula na lang, tindahan ng isda. Maya-maya may dumating na naman at ang sabi sa kanya, oy, tindahan ng isda. Di ba tindahan naman talaga yan? Ba't kailangan pa ilagay tindahan ng isda? Alam naman talaga namin tindahan yan. Nasa itsura naman tindahan. Huwag mo ilagay yung tindahan kasi alam namin nagtitinda ka talaga. Ilagay mo lang kung ano tinda mo, isda. So, tinanggal niya yung salitang tindahan, isda na lang nakasulat doon sa karatula. May dumaan na naman tao at ang sabi ng tao, hoy, nilagay pa yung salitang isda. Malayo pa lang ako na amoy ko na yung mga isda. Sigurado naman, at ayan, pagdating ko, nakita ko, isda. Natural, alam mo, ilagay mo dyan, baboy, ang titinda ka ng isda. Isda ang nakalagay dyan. Huwag mo na ilagay ang isda kasi kita namang isda ang tinitinda mo. Kaya ayun, tinanggal na lang niya yung karatula. At nagtinda na lang siya ng isda. Kaso, meron naman dumating mga tao at ang sabi sa kanya, hoy, maglagay ka naman ng karatula para alam namin nagtitinda ka ng isda. Kulat siya. Ano ba talaga? Lahat na lang, lagi may masasabi. Ay, ang ginawa na lang niya. Ayun, hindi na lang siya nagtinda ng isda. Kinabukasan, naglagay siya ng karatula. Dito ang tindahan ng manok. Siguro naman, alam niyo na kung anong sumunod ng mga nangyari. At kung ano ang mangyayari na naman. Kasi nga, may mga tao talaga na lagi silang may masasabi. Kahit na kuminsan anong kabuti at kabanalan, ang gawin mo, meron silang masasabi. Pero ito yung point ko. Tumigil po ba ang Panginoong Hesukristo na magpagaling ng may sakit? Di ba hindi naman? Tumigil ba ang Panginoong Hesukristo na magpalayas sa masasamang espiritu kahit na siya'y pinagsabihan na siguro sa kapangyarihan ni Beelzebul nangyayari ang kanyang kapangyarihan? Di ba itinuloy-tuloy pa niya hanggang siya'y magpasa ng krus? Ipako sa krus, mamatay sa krus. Ginive up mo na ba yung paglilingkod mo sa simbahan? Ginive up mo na ba yung iyong paglilingkod sa mga taong nangangailangan? Again, huwag kang gi-give up. Ang paggawa ng kabutihan at kabanalan ay hindi kinakailangan dahil pinupuri ka ng mga tao na sa paligid mo. Ang mahal na Inang Maria ay ganun din. Kahit na alam niya na maraming masasakit na salitang ipupukol sa kanya,
nais ng kanyang ipagdalang tao, Panginoong Jesucristo. Kaya ikaw ang tanong ko sa iyo, kumusta? Kaya mo pa ba? Kapanalig, huwag kang gigive up. Dahil ang Panginoon hindi gumigive up sa iyo. Amen. At mga kapanalig, natitipon tayo kay Kristong lumulupig sa lahat ng kasamaan. Lumapit tayo sa Ama na may pananalig, dala ang ating nadalangin, mithiin sa tulad ng panalangin ng mahal na Birheng Maria ng Fatima. Ating itugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway mapanibago at magbigay ng tapat na pagsaksi sa mga tamang pinahalagahan sa buhay upang makatulong na ibangon ang nalukmuk sa sandaigdigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong sumasampalataya, naway magkaroon ng tapang na magsalita ng hayagan sa ngalan ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Buong puso nawa nating suportahan ang pagsulong ng katotohanan at labanan ng hindi hayagang impluwensya ng kasamaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makatanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga taong nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa naway tanggapin sa kaganapan ng kaharian ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mga pangyariang Ama, habang tinataas namin ang aming mga panalangin, pinasasalamatan ka namin sa iyong anak na lumupig sa kasalanan at kamatayan. Siya na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Manalangin kay mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin, lumikha ang iyong nagkatawang taong anak ay tumutulong nawa sa aming ginagawa upang siya na inuwal ni Maria, na di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandang loob. Ang tao ay nilikha at mga ngasiwa sa sansinukob. Sangad mo siya ay iwastong lubos, siya ay pegdus mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw, iyo ay pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan,
Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Amen.
At bilang isang bayan ng Diyos, dumulog tayo ngayon sa Ama sa panalangin itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adiya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isang mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nagali. Maawa ka, Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng mundo. Nagalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapanalig, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo
sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Mahal na Birhen ng Fatima. O Mahal na Birhen ng Fatima, kami dumudulog sa iyong pagtangkilik. Huwag mong sipayuin ang aming pagsamo, bagkus sa iyong habag dinggin mo kami. Tunghayan mo po kami, iyong mga anak. Taglay ang isang pusong lipos ng pag-ibig na ipinagkaloob mo ang aming mga hinihiling. O Mahal naming Ina, patuloy mo kaming subaybayan at iadya kami sa lahat ng kapahamakan, sakuna at karamdaman. Amen. Mahal na Birhen ng Fatima, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang pagparangal namin sa Mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang pagmamahal at habag ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan,
tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagkupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyariang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y may pagkasundo sa kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ay pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang palatilihin kami sa kapayapaan at sumaaminawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Blessed be He.
Custoque sit et benedictio procedenti abur troque et comparsi laudatio. Amen. Amen. Pane Vicelo prestitisti eis omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passiones tuae memoriam reliquisti tribe quaesumus ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysterio venerari ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sentiamus qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.